Magandang araw, Idol. May inirereklamo po na hinuli raw ang anak niya sa kadahilan ng napagbintangan o kasabwat ng pagbebenta ng droga. Ang ating complainant ay si Abigail Osias. Inirereklamo niya si SPO3 Donor na isa siyang polis sa paghuli at pananakit sa anak nito. Hello, Ma'am Abigail. Magandang hapon po. Hello po, Sir Api. Ano bang nangyari at biglang hinuli ng kapulisan itong anak nyo? Noong September 2 po, pumunta po yung anak ko sa mga kaibigan niya. Eh, hindi naman niya alam na gumagamit na pinagbawal na droga ang mga bata. Noong araw din po yun, ni-raid po yung bahay ng kaibigan niya. Inaresto po sila kasama yung anak ko. Nadamay lang naman po yung anak ko. Pero nagtaka po kami kung bakit hindi po kami pinapayagang magpiansa ng mga pulis. Kausapin naman natin si SPO3 Donor. Hello, SPO3 Donor. Magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Rafi. Yung kaso po kasi nung anak niya ay hindi madaling i-resolve. Nung nag-raid po kami noong September 2, nandun po siya. Kailangan po namin bistigahan bago po namin siya pagpiansahin. So wala pang sapat na ebidensya na sangkot nga itong anak ni Ma'am Abigail doon sa inakusahan yung nagdodroga? Wala pa po, Sir Rafi. Under investigation pa lang po kami. Kasama naman natin si attorney. Magandang hapon, attorney. Magandang hapon po, Sir Rafi. Base sa mga sinabi ni Miss Abigail at mga police, labag po ito sa batas dahil may tinatawag po tayong Bill of Rights, Section 13 to 15. Section 13, Hindi mo pwedeng pagbawalan magpiyansa ang nasasakdal ng wala kang sapat na ebidensya. Section 14, hindi mo pwedeng ituring na kriminal ang suspect nang hindi dumadaan sa proseso ng batas. Section 15, hindi mo pwedeng hulihin ang suspect nang wala kang warrant of arrest. So sa kaso po ng anak ni Miss Abigail, labag po sa batas na pagbawalan po magpiyansa si Vladimir nang wala pang sapat na ebidensya at ituring siyang kriminal nang hindi pa hinahatulan ng batas. So, sabi naman natin ang anak ni Ma'am Abigail na inakusahan na si Vladimir. Hello po, Sir Rafi. Ganito po kasi talaga yung nangyari ng Sir Rafi. Niyaya po kasi ako ng mga kaibigan ko, Sir Rafi, na pumunta po sa kanila para lang po mag-banding. Then, pumunta po ako, then maya-maya po may dumating na mga pulis. At ang sabi, raid daw po yun dahil daw po gumagamit daw po yung mga kaibigan ko or ako ng pinagbabawal na gamot at saka nagbebenta daw po kami. Eh, which is hindi po totoo yun dahil po kahit po magpa-drug test ako, negative po ang lalabas dyan. At ang masama pa nun, sir, wala pang katunayan na nagbebenta po ako, sir. Hindi pa po nila ako pwedeng pagpiyansahin. Ano po bang pwede natin gawin dun, Sir Rafi? Dinig naman natin yung SPO3 Donor. Malinaw na malinaw. Wala pa naman palang sapat na ebidensya. Pero bakit hindi pinapayagang magpiyansa? Dahil under investigation pa po kami. Iniimbestigahan pa namin si Vladimir kung kasali ba siya sa mga suspect. Sabi naman natin si PNP General Hani. Ano po bang masasabi nyo? Bakit pinagin si Vladimir nang walang ebidensya? Dahil nga po, kasama siya sa mga ni-raid, kailangan po namin siyang i-hold at hintayin ang resulta na lumabas. Sir Rafi, tulungan niyo po kami. Mabait pong bata yung anak ko. Di niya po magagawa ang sirain yung buhay niya. Napasama lang po siya sa barkada pero hindi po siya gumagamit o kung nagbebenta ng drugs. Matanda na po ako. Di po ako bibigyan ng anak ko ng sakit ng ulo. Tsaka po kahit na ipadrug test niyo yung anak ko, wala po silang makikita na gumagamit yung anak ko. Mabait na bata po yan, Sir Rafi. Kung wala pa namang sapat na ebidensya at kasalukuyan pa lang na iniimbestigahan itong inaakusahan, eh dapat lang na payagan itong magpiyansa dahil nasa batas naman natin yun na bawal ako sa ng isang tao na walang sapat na ebidensya. Malinaw naman po yun SPO. Malinaw naman po yun PNP General. Honey.
Opo, Sir Rafi. Pero once na mapatunayan namin na isa po siya sa mga nagbebenta at gumagamit ng drugs, di po kami magdadalawang isip na hulihin siya. Hello, Ma'am Abigail. Yes po, Sir Rafi. Narinig niyo naman yun, Ma'am. Pinapayagan na pong magpiyansa itong anak niyo po. Pero Ma'am Abigail, kapag ka napatunayan po ng batas na na sangkot nga po itong anak niyo, ay hindi magdadalawang isip ang sa kapulisan na hulihin. Nagkakaintindihan naman po tayo, Ma'am Abigail. Opo, Sir. Salamat po, Idol. Salamat po at natulungan niyo po kami. Salamat po, Idol.